Ano-ano ba mga ingredients? Butter o pwede ring mantika. Gata ng niyog. Paminta. Dahon ng laurel o bay leaf. Suka. Toyo. Bawang at sibuyas. At ang pinaka-importante, karne ng baboy. Mga paraan ko kung paano ko lutuin. Una, balatan ng sibuyas at ihuwain. Pagkatapos, isunod ang bawang. Nilagyan ko pala ng sili para mas lalong umanghang ang aking lulutuin. Next, painitin ang kawali. Lagyan ng butter. Tunawin. At kapag mainit na, igisa ang pork. Haluhaluin hanggang sa lumambot ang karne. At kapag pwede na, igisa ang bawang at sibuyas. Sa pungtong to, pinagsabay ko na ang bawang at sibuyas. Ganon din naman kasi yun. Halu-haluin. Halo lamang halo hanggang sa maluto. At kapag sa tingin nyo pwede na, timplahan na natin. Lagay ang bay leaves, paminta, at magic sarap. Kasama ka, sakit. Lagyan ng suka, toyo, at paigahin hanggang sa maluto. Igahin ng konti, halu-haluin para hindi masunog. At tikman kung saan nagkulang at kung tama ang lasa. Para mas lalo lumambot ang karne, ilalagay na natin ngayon ang gata. Okay? Sa puntong ito, hindi na ako naglagay ng tubig para suwabe yung lasa. Okay? Hayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa maiga. Iiwasan din natin itong masunog. Kapag malapot na ang gata, ilagay na ang sili. Hugasan muna bago ilagay. Halu-haluin. At kapag kakita nyo na malapot na siya, tapos lumulutang-lutang na yung mantika niya, pwede na siya. So pwede na. Ganito ang itsura niya kapag kaluto na. O diba? Ang lapot, ang sarap, nakakagutom, diba? So pwede na natin siyang iserve. At pwede na natin siyang ulamin. Here is my lutong adobo sa gata. Ang sarap, diba? Yummy. O tara na. Tara na kumain. Thank you for watching.